Okay, ang oras ay alauna 26. Matatapos ako ng alauna 30 ng aking introduction. Salamat sa ating mga kapatid kay Nev, Ren, Justin, si Dwight. Okay, so nakaka-memorize na ako. Wala kayo na halata mga kapatid doon sa children's story? Marami. Oh, pero hindi yan ang iniisip ko. Si Drake nagbasa ng Tagalog accent, nag-wow kayo. Kasi naka-relate kayo, naintindihan nyo. Yung iba nagbasa, na-entertain kayo. Kasi cute sila magbasa. May accent. So ganun din sa message, makakaamin lang tayo pag nagkaintindihan tayo. Amen? Kita mo, walang nag-amin? Okay, let us pray. Heavenly Father, we thank you na pinagdala niyo kami dito upang mag-aral, kumain ng tinapay ng buhay. Sa oras nito ay kami nagpagpumbaba, magpasakop sa gabay ng Banal na Espiritu upang ang iyong salita ay aming maunawaan, may isa kabuhayan at maibahagi sa mga taong hindi pa nakaalam ng katotohanan. Salamat po Ginoon sa pagtugon sa iyong panalangin sa matamis na Panginoon po Jesus. Okay, anong lyrics ng kinanta ng ating mga magisig na mga kabataan? I am crucified instead of Christ. Amen? Crucified with Christ, not instead of Christ. Praise the Lord. Okay? So ngayon yung ating, kasi ano yun natin yung, anong oras ang sunset? 7:40? Meron pa tayong 6 na oras mag-sermon? Anyway, so mga kapatid, ganito yon. Ano nga yung topic natin ngayong umaga? Anybody remember our topic today? The truth and the power of the cross. Ngayon mga kapatid, ayoko dito magsalita at makikinig lang kayo. Gusto kong buksan niyo yung mga Bible niyo, meron kayong mga cellphones, tingnan niyo talaga para direct yung salita ng Panginoon. Sabi sa, pero memorize niyo ito. Sabi sa Romans, tanggalin ko ito kasi tumatanda ako pag nakaganyan eh. Matanda na tayo, dadagdagan pa. Sabi sa Romans 1:16, anong sabi doon? I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God that what? Salvation to everyone that believes. Pagdating doon sa 1 Corinthians 1:18, the preaching of the cross to them that perish is foolishness. But to us who have been saved is the power of God. So the gospel, the message of the gospel and the cross ay iisa lang. Okay? So ngayon yun ang titingnan natin kasi most of the time, lalo na mapanood natin yung Passion of the Christ. Tapos this week sineselebrate ng world yung Holy Week. Tapos alam nyo sa Bible, yung Passover, anong tawag ng Passover sa Bible? Merong description yung Passover. Pag mag-celebrate kayo ng Passover, anong tawag? Parang may feedback, no? Siguro malakas yung loob ko. Anong tawag doon? Feast. Piesta ng Passover. Meron bang piesta na nag-iiyakan? Meron bang piesta na malungkot? Oh, pero ang tawag nila dyan, Good Father, talagang ang tawag nila na Biyernes Santo. Pero Passover sa Bible, piyestahan. So, titingnan natin, how can the cross of Christ, the truth and the power of the cross? Kasi, most of the time, halimbawa nanonood tayo ng Passion of the Christ. Sino nakapanood dito ng Passion of the Christ? Patingin? Wow! Anong reaction nyo habang dinalati ko si Jesus? Parang kawawa, very emotional, di ba? Oo. Tapos, talagang iiyak ka talaga eh.
Tapos, nagbago ba ugali natin? Nagbago, wala. Yun lang. Kasi emotion, yun yung facts of the cross. Yung death ni Jesus Christ dun sa cross na nagligtas sa atin, hindi galing dun sa latigo, hindi galing dun sa korona ng tinig, ibang pinagmulan. Tingnan nyo ngayon third stanza ng ating kanta kanina, yung ating theme song. Was it for crime that I have done? Tapos? That he groaned or suffered saan? Saan? Tree. Sandali lang. Di ba cross? Bakit tree? Ayaw ko nang hula-hula. Gusto yung Bible, ha? So yun ang pag-aaralan natin ngayon. Okay. Yung cross, mga kapatid, yan ay hiniram ng Romans. Hindi sila ang original niyan. Phoenicians. Pumunta sa Egypt. Tapos sila, renify nila, ginamit nila sa dalawang bagay. Kaya ang pwede lang ipako doon, yung runaway slave, tsaka yung worst criminal. Yun ang pinakamatinding parusa sa mga taong pumupuga, lumalabas, kung anong pinakamatinding kasalanan. Ngayon, hindi ginagamit ng mga Hudyo yan, kasi sa mga Hudyo, pag ang tao ay na-crucify, kaya yung mga panahon ng nila Kristo ng mga pinako ng mga Hudyo, wala ka na mga makita mga pangalan. Kasi sa kanila ay karmal-dumal, hindi bagay, kahiyahiya sa mga family. So titingnan natin yung cross. Maganda yung children's story kanina. Ano ang una? Ang itlog o ang manok? Ganda, no? Pag meron akong 25 cents dito, alam mo, imagine niyo 25 cents ito. Ito yung ulo, ito yung tail, di ba? Alin ang may value yung 25 cents? Yung ulo o yung tail? Pareho. Pero dito sa cross, magkaiba ang tingin ng Romano tsaka ng mga Hudyo. Gusto niyo ang umpisahan? Ready na kayo? Okay. Sa history, ang taong ipinapako, it takes 3 to 7 days bago mamatay. Kaya tandaan niyo ito mga facts muna ngayon. Facts of the cross. Ngayon, pupunta na tayo sa scripture reading na binasa ni Sister Eddie. John chapter 19 verses 5 to 7. Sundan niyo ako mga kapatid. Dinala nila kay Pilato si Jesus Christ. Linagyan ng damit na purple. Kinoronahan ng tinig. Ang ibig sabihin ni Pilato, okay na ba ito? Sapat na ba ito? Sabi ng mga Hudyo, hindi pwede yan. Anong sigaw nila sa verse 6? Crucify him, crucify him. Ang sagot ni Pilato, kayo ang mag-crucify sa kanya kasi as far as Roman government is concerned, Christ is not qualified to be crucified. Nakita niyo? Ang sabi niya? Take him and crucify him for him, for I find no fault in him. So kailangan magpahayag sila, magbigay sila ng reason bakit kailangan i-crucify si Christ. Sabi nila, and the Jews answered, we have a law. Wow! Law-abiding people. Meron ba kayong mga kilala na mahilig sa law? Na mga religyoso? Ha? Oh, sa Batista. Sino yun? Tayo. Law, Ten Commandments. Oh, praise the Lord, di ba? Dapat sundin natin yung law. According to our law, he ought to die because he made himself Son of God. Wow! So ano ang nakita nilang kasalanan ni Kristo dito? Blasphemy. Okay, pamumusong. Galing. Ngayon, ano ang kaparusahan pag ang tao ay what is the punishment if a person will commit blasphemy? Gusto ko yung mga hindi pa nakakalam. Hindi nyo pa alam? Alam nyo na, hindi pa? Punta natin.
Leviticus chapter 24 verse 16. Tingnan niyo, Leviticus 24 verse 16. Anong sabi diyan? Para tayo nagba-Bible game ngayon, ha? Leviticus 24:16. Dito sa Leviticus, maraming Jesus dito, mga kapatid. Will crucify him. Amen? Huh? Stone dyan sa'yo? Sa'yo crucify? Dyan sa inyo? Stone. Sandali lang. Parang may problema ito mo. Ulit. Let's repeat. The Jews demanded Christ to be crucified. They shouted, crucify him, because he ought to die. According to our law, he ought to die because he made himself son of God. So that is violation of the law of blasphemy. So they were demanding crucifixion, and Pilate said, crucify him, for me I find no fault. Pagdating doon sa Leviticus 24, the law of blasphemy, hindi naman pala crucifixion. Stoning. Baka nakalimot yung mga Hudyo. Ha? Nakalimot siguro. Crucify. Stoning. O isip-isipin nyo muna sandali, ha? Huwag kayong magtingin sa inyong mga relo. Kasi yan ang kaaway ng everlasting gospel. Yung relo, yung wall clock, tsaka si Brother Epi. Ha? Tingnan natin. Alam niyo yung sinabi ni Jesus na before Abraham was, John chapter 8, before Abraham was, ha? Anong sabi? Abraham was, sa verse 58, John chapter 8, verse 58, before Abraham was, I am. Anong ginawa ng mga Hudyo sa verse 59? Kasi sabi, wala ka mga 50 years old, sasabihin mo nasa, ikaw na, bago pa si Abraham. Blasphemy! Anong ginawa ng mga Hudyo? Yung mga nakinig. Tingnan nyo dyan. Pumulot ng, gusto ko yung galing sa Bible. Anong pinulot? Bato. Para? Ay, alam pala nila yung punishment ng blasphemy. Oh, akyat tayo doon sa chapter 10. Yung sinabi ni Jesus, I and my Father are one. I and my Father are one. Anong ginawa ng mga Hudyo? Ha? Basahin nyo nga niya. 30. Sabi sa 30, I and my Father are one. Gusto ko yung nakikita natin yung story para buhay siya. Hindi ako tumayo dito para sermonan kayo kasi tapos na kayo nagsermonan kaninang breakfast. Diba? Yung masarap na sermonan yung pagkainan eh. So verse 31, then the Jews took up stone again. So yung word na again, hindi lang isang beses. They were aware that the punishment of committing blasphemy is stoning. Bakit crucify yung dinidemand nila? Oh, yan ang homework natin. Dito na tayo natatapos. Sa verse na ito. Okay? So ngayon, titingnan natin kung ano yung nasa, meron bang, hindi naman nila nakalimutan kasi alam nila na blasphemy is stoning. Alam nyo mga kapatid, sa John chapter 2, alam nyo, you know the story in John chapter 2, ginawa ng mga Hudyo, mga leaders, ginawa nila yung templo, nabentahan, yung binibenta nila kung ano-ano para bilhin ng mga tao, i-offer yung mga para sa kaligtasan, ginawang negosyo yung kaligtasan. Ngayon, pagdating ni Jesus, cleansing of the temple, sabi niya, bakit nyo ginawa na palengke ang bahay ng aking ama? Sabi ng mga tao, sandali lang, anong patunay mo na ikaw ay anak ng Diyos? Sinabi mong bahay ng aking ama. Sabi niya, ganito, destroy this temple, and I will raise it up in how many days? Wow, gagaling.
galing nyo talaga sa Bible. Sabi ng mga Hudyo, oops, blasphemy na naman ito, mababato ka na naman. 46 years namin ito itinayo. Sasabihin mo lang 3 days, pero ano pala yung tinutukoy niya? His body, that he will be resurrected in 3 days. Kaya ingatan natin mga kapatid, na huwag tayong mag-interpret ng Bible na literal, doon nagkaroon ng failure ang mga Hudyo. So pag kinopya natin yon, failure na naman tayo. Iwasan na natin yan kasi nandito yung banal na Espiritu. The Holy Spirit is guiding us into all the truth, regardless of kung anong generation tayo, yung edad. Nakuha natin mga kapatid? Okay, so yun ang sa isip nila, itong mamang ito, gusto niya ipakita na magaling siya. Gibain yung templo, itatayo, ano na lang talaga ito? Before Abraham, he was there already. Tapos ang sasabihin niya, I and my father are one. So doon sa mga Hudyo na magagaling dito, meron silang iniisip. Alam niyo kung anong iniisip nila? Kung batuhin natin ito, magpipray siya sa Panginoon, bago siya mamatay, batuhin natin, pagdating ng last day, mare-resurrect siya. Di ba yan ang sabi ng Bible? In the last day, pagdating, there will be resurrection, first resurrection sa mga believers, mare-resurrect siya. So sa mga Hudyo, ayaw nila na may resurrection pa itong taong to. Kailangan mamatay. So para si Kristo mamatay, na hindi na siya ma-resurrect. So meron silang something in their mind. Basahin natin. Deuteronomy chapter 21 verses 22 and sa kahit 23 na lang para mabilis. Deuteronomy 21. Yung galing sa inyo, masarap pakinggan. Yung iba naman, ano yan? Cellphone. Okay, mas mabilis yung sa cellphone, ano? Depende kung anong edad mo. Kung may-ari ka ng cellphone, kagaya ng pagpunta ko sa Pilipinas, bili ako ng cellphone ng mga hindi naman mamahalin, pero yung maganda para makakonek dito sa Amerika. Pagbili, yun na nag-umpisa ang problema. Sister Maya, kasi yung bagong cellphone, merong generation gap sa may-ari. So kailangan ko na naman yung mga young people, eh ano yung mga cellphone ko? Di inayos nila. Nung ako na lang mag-isa, hindi rin ako makatawag. Kaya hintayin ko lang 3 months pag-uwi dito, saka na ako mag-usap ng asawa ko. Ay, matindi. So nakita yung mga kapatid. Ito, ano sabi dyan? Deuteronomy chapter 20 verse 22. He that is hanged on the tree, 21, he that is hung on the tree is what? Under the curse of God. Alam niyo yung ibig sabihin ng curse of God? Sumpa ng Diyos. It is goodbye to life forever. So nakita nila ito na si Kristo masyado mamumusong, blasphemous. Pag ito ay biniti natin sa kahoy, wala na siyang resurrection. Yun lang ang pwede. So dito sa mga Hudyo, ang tingin nila doon sa cross ay kahoy. Kaya sabi ko doon sa ating gabi-gabi na pagdating ng Sabado, makakaroon tayo ng transition from the word cross to the tree. Maganda yung theme song natin kung sino man ang pumili noon, praise the Lord. Pero praise the Lord doon sa mga kumanta at mga nagpakanta. Amen? Oo. So ngayon, tree. Hindi naman sila nagpa-practice ng crucifixion, pero nakita nila ng oportunidad for Christ to be crucified para na rin siyang binitin sa kahoy. Ano nangyari kay Absalom nung nabalitaan ni David? Sabi ni David, ano nangyari sa anak ko? Ay, patay na siya. Kasi yung mga gwardiya, akala nila papatayin ni David si Absalom. Kasi ina-attacki siya eh. Ito yung problema mga kapatid. Si David, merong moral issue sa buhay niya. Nagkaroon ng kagulo-gulo yung bahay niya, yung mga anak niya, moral issue, naghahanap si Absalom ng ang tinatawag natin sa Pilipinas ngayon, saan yung justisya? Di ba uso sa Pilipinas ngayon? Saan yung justice? Yan ang hinahanap ni Absalom. Hindi pwede may ibigay na David dahil siya mismo walang justice sa kanyang sarili. So ngayon, nung hahabulin na siya, atakihin na siya ni Absalom, sumabit si Absalom kay mahabang buhok niya, nabitin sa kahoy. Anong reaction ni David? Iyak siya. Hindi dahil basta namatay yung anak niya, kundi yung paano namatay ang kanyang anak na bitin sa kahoy. Alam ni David,
na there was a curse para kay Absalom. So yun ang ginawa ng mga Hudyo para hindi mabuhay na maguli si Jesus, yun ang demand nila, crucifixion. Kaya kung papansinin natin mga kapatid, nung nag-preach ang mga disciples na mga Hudyo ang kausap nila, basahin natin sa Acts chapter 5 verse 30. Acts chapter 5 verse 30. Anong sabi diyan? Masarap kumain ng tinapay ng buhay, no? Yung salita ng Panginoon. Yung hindi lang kayo nakikinig ng sermon, yung pagpunta nyo direct sa Word of God. Acts chapter 5 verse 30. Baka, whom you slew and crucified? Wala bang version dyan na may crucified? Ano talagang nandyan? Lahat? Puro hang on the tree? Baka mali itong isip ko. Hang on the tree dito sa Bible. Oo. Ayong chapter 10, verse 39. Ito ang mga disciples, they were preaching about Jesus Christ. What they did to Jesus Christ, their audience were Jews. So they were not using the word cross. Hanging on the tree? Wow! How about 13 verse 29? 13 verse 29. And when they had fulfilled all the screen, they took him down from the tree. From the tree. Di ba sa cross pinako? Bakit tree? Nakita nyo mga kapatid yung two paradigms. Yung paradigm ng mga Romano, ang ipapako lang doon yung mga worst criminals. Pero yung paradigm ng mga Hudyo dito, dahil galit sila kay Kristo, they want Christ to be under the curse of God. So that Christ will never resurrect anymore. Kasi blasphemous nga siya eh. So mga kapatid, the facts of the cross will never save us, will never convert us. It is only when we understand the truth and the power of the cross about Christ being hung on a tree. Kita nyo? Okay, iiksi ako lang ito ang sermon kasi kilala nyo si Brother Epi na mahabang. Brother Epi na naman speaker natin, mahaba niya, magugutuman tayo. Magugutuman ko talaga kayo pag lagi nyo ako inimbita dito. Pero nakita niyo mga kapatid yung kaibahan ng dalawang paradigm? Oh. Tapos, tingnan natin kung anong ginawa ng Diyos para tayo maligtas. Okay? Let's go to Galatians chapter 3 verse 13. Marami pa yan pero hindi na natin babasahin yung ibang 3. Because you got the point already. Let's go to Galatians chapter 3 verse 13. Anong sabi diyan? 13. Christ had redeemed us from the curse of the law, being made, ginawa siyang sumpa para sa atin. So the question is, who made him a curse for us? Kita nyo, pinaratangan na sila ng Diyos, ng mga Diyos na J-E-W, tapos pararatangan nyo rin yung Diyos na, yung Dios na D-I-O-S. Sandali lang mga kapatid, ayusin natin ito. Ang ating pananampalataya should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Liliwanagin ko ito ngayon at I pray na makita natin ito. Pag kinanta natin yung at the cross where I first saw the light, makita natin dapat yung tunay na liwanag. Bigyan ko kayo ng example bago ako pupunta doon sa liwanag na yan. Sino ang nagkanulo kay Kristo? Si Judas. Inspired by Satan, ha? Tapos, ang mga Romano, hindi dapat si Kristo ipako, pero pumayag na lang for political reason. Pero sinong behind doon sa kamatayan ni Jesus? Si Satan.
Nung namatay si Jesus, anong nangyari sa lahat ng mga makasalanan? Naligtas. Ito yung tanong ko sa inyo. Magpartner ba ang Diyos tsaka si Satan sa ating kaligtasan? Hindi. Payag kayo na hindi. Eh sabi niyo si Satan ang nagdala kay Jesus para mamatay. Yung kamatayan ni Kristo, yun ang nagligtas sa atin. Maliwanag ba yun o confusing? Kita niyo na? Happy Sabbath tayo ng Happy Sabbath, pero yung liwanag dun sa cross, hindi pa natin nakikita. Kaya gusto ko, sana yung glasses ko? Pero ito gusto ko lang kayo magising, hindi lamang sa budhi, kung hindi sa katotohanan din. Yun mapapawaw kayo pag nagkakaintindihan tayo. So dito, sa Galatians chapter 3, verse 13, God made Jesus Christ to be a curse for us so that we might be redeemed from the curse of the law. So bakit ginawa ng Diyos si Kristo na curse? Is it because of blasphemy? No. Why did God make Christ to be a curse for us? So that you and I might be redeemed from the curse of the law. Because God loves us so much. Hindi yung ginawa ni Satanas ang nagpatay kay Kristo. Ayusin natin to, ha? As much as we can, nasisipilyahin natin to. Yung latigo, yung pagdura, pagmura, pag-insulto, pagtanggal ng damit. Mabuti nga yung mga drawing-drawing dyan na si Jesus, may saplot eh. Sa original, wala. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross and despised that. Yan yung kahihiyan. Pubarang ko kaya to si Brother Nonoy mamaya pagkatapos na ko, hindi ito kahihiyan. Diba? Yan yung shame. Public shame. Maliban dun sa pain, may shame pa. Tapos kinurunahan ng tinik, linatigo, dugo-dugo. Hindi siya namatay dun. Pag binasa niyo yung Desire of Ages, kung paano dinescribe, he hardly felt the physical pain. Because it was not the physical touch of the cross, the physical pain that put Christ to death, it was the curse of God against the sin of the whole world. So nung binitin si Kristo sa kahoy, sinumpa ng Diyos ang kasalanan ni Brother Ness. Pero hindi ko sasabihin kung anong kasalanan niya. At ang kasalanan ko, kasalanan ng buong mundo. Di tama, walang amen kasi hindi natin naintindihan. Nakuha niyo mga kapatid? God cursed our sins, the sin of the whole world, at the cross on the tree in the body of Jesus Christ. Mahirap yung prophecy mula nung Lunes na gabi, di ba? Dito tayo sa fulfillment, parang walang mga dates, mga ganito ganyan. Nakita niyo sa mga screen, dito walang muna tayong mga ganon. Diretso muna ako kasi tuwing sermon ko dito, Kurt, puro ganyan-ganyan kayo dyan, tapos ang, no? Tagal dito, walang muna. Gusto ko mag-usap tayo. So nakikita niyo na yung point, mga kapatid. Kaya praise the Lord sa ating mga kabataan. Anong kanta nila? I am crucified with Christ. So nevertheless, I live, yet not I. So ikaw yung buhay mo ngayon, hindi na ikaw yan, hindi na tayo ito. Sinito? Si Jesus. Ano nga yung church? Sa third night natin? The church is the body, the church on earth is connected to Christ in heavenly sanctuary. Ang gagaling nyo lahat. Pag sinabing silent means yes, alam niyo talaga. Amen? Alam nga naman sabihin ko, hindi niyo alam. Alam niyo talaga kasi nandun kayo, nakikinig kayo kahit nagka-drive. Praise the Lord. Kaya ang panalangin ko habang nagda-drive kayo, huwag kayo manood sa video. Kasi yung mind nyo, nagda-drive kayo, pero yung mind nyo talagang nasa worship sa Panginoon. Amen? Amen. Alam ni Brother Aitig yan, di ba? Kahit saan tayo talagang yung mind natin kasi na-inlove na tayo kay Jesus. Pero yung point ko dito, na huwag natin tingnan yung physical pain ni Jesus Christ contributed to our salvation. It was a direct
action of Satan na mortal enemy niya galing pa sa langit. From heaven, he wants to kill Jesus Christ. Basahin niyo yung, gusto niyo makilala yung tatay niyo? May gusto niyo makilala yung tatay niyo? You want to know your father? Basahin niyo, John 8:44. Tingnan niyo. Pero yan, that's not your real father. Father lang. Kasi we have been kidnapped by that enemy. John 8:44. You are, ang sinasabihan niya dito yung mga Hudyo na gusto niyo patayin. You are of your father, the devil. The desire of your father you will do. Anong desire ng devil? Patayin si Jesus. Saan? Doon pa sa langit. Kaya dinescribe ni Jesus, he is a murderer from the beginning. Sinong pinatay ni Satanas from the beginning? Wala. Bakit murderer? Kasi sa puso niya, he committed murder already because he wants to take over the throne of God. And for him to take over the throne, he has to take away the one sitting in there. And that is Jesus Christ. So ngayon, sabi ni Jesus, every day I was in the temple, but no hands touches me because the hour has not yet come. Sa book of John, ang tawag ni John ng cross, hindi tree, hour. Okay? So, nakuha na natin mga kapatid. Yung mga dugo, yung mga tusok ng corona, yung mga latigo, hindi yun ang pumatay kay Kristo. Yun ang direct manifestation ng hatred ni Satan against his mortal enemy. Doon sa cross, in-expose ng Panginoon kung gaano kasama si Satanas. They were not partners and they can never be. Amen? Amen. Pero yung nagpatay kay Kristo is the curse of God against the sin of your sin, my sin, the sin of the whole world. Ito na yung pinakamaganda mga kapatid. Ready na kayo sa meet ngayon? Okay. Pag tinanong ko kayo, alam ko nang isasagot nyo eh. Pero tetestingin ko pa rin. Pag mali yung ano nyo, yung sagot nyo, X. Alam ka naman na check. Mali na nga. Check ko pa. Okay. Let's try. Yung mga nakakaalam na laging sumusunod sa akin, tahimik muna kayo. May panahon ng time of silence. Sino at ano ang pumatay kay Kristo? Any answer? Ha? Oh. Pag sinabi natin ang our sin, thank you for that answer, but it is. Pag pinatay ng kasalanan si Kristo, sino mas magaling? Yung kasalanan na si Kristo? Pag nagkaway kami ni Ned at pinatay niya ako, sino mas magaling sa amin dalawa? Kita nyo? Ay pinatay ng kasalanan natin si Kristo. Mas magaling yung kasalanan. Tapos yung kamatayan ni Kristo, nagligtas sa atin sa kasalanan. Saan tayo kumuha ng theology na ganun? Pero hindi ko kayo sinisisi ha, liliwanagin natin ito. Nung namatay si Kristo, yung sinumpa ng Diyos, patay yung kasalanan. Basahin nyo, Romans chapter 8 verse 3. Matatapos na tayo bago mag-sunset. Romans chapter 8 verse 3. For what the law? Basa kayo mga kapatid, huwag lang may tama ng tawa. What the law could not do, that is weak through the flesh, the law is requiring something from us, and we cannot do it. Who did it? God did. How? By sending His Son in the likeness of sinful flesh. And what did He do? Condemn. Yung sin pala ang kinondem doon sa cross. Hindi yung sin ang nagpatay kay Jesus. It was God in Christ putting sin to death. Walang amin. Walang hindi tayo nakaintindihan. Alam ko naintindihan nyo. Pero nakuha nyo yung point mga kapatid. Oh. Yung sin na kinondem sa cross, kaninong sin yun? Akala ko sa kapitbahay natin. Sa atin lahat. So, yung kinondem yung sin at the cross, hindi lang yung sin natin. Kasama tayo. O, bukas tayo. 2 Corinthians 5:14. Masarap na ito kasi painit na yung ano natin. Malapit na matapos pag ganun ang pagtuhan. 2 Corinthians 5:14. For the love of Christ compels us, constraineth us. Why? May reason dyan eh. Because one died. Huh?
2 Corinthians chapter 5 verse 14. We always hear the love of Christ constraineth us. Pero yung karugtong, hindi natin masyadong rinig. The love of Christ empowers us because, that's the reason, if one died for all, what happened to all? Sino yung all? Wow, tama yung kanta kanina. I am crucified, not instead of me. Christ was crucified, not instead of me, but I am crucified with Christ. Nakita yung mga kapatid? O dalawa na. Sin was condemned. We died together with Christ. Basahin natin Romans chapter 6 verse 6. Tingnan natin ha. Romans chapter 6 verse 6. Sandali lang. Sino yung old man? Lolo nyo? Ah, yung old Adamic sinful nature natin. So Christ did not die instead of us. When Christ died, we died. Okay, maliwanag kayo ito. Sin was condemned, we died together with Christ. Isa pang good news na gusto nyo kong malaman. Are you ready? Isa pa? Doon sa cross ito nangyari, ha? Fulfillment ng 70 weeks. Ano ngayon, Kuya Piper? 2 Timothy chapter 1 verse 10. Ito yung first coming niya, the appearing of Jesus Christ our Savior. Anong ginawa ni Jesus? 2 Timothy chapter 1 verse 10. Anong ginawa? The revealing of His first coming. Nagpakita si Kristo. At anong ginawa ni Kristo? Ooh, wow! Anong ibig sabihin niyan? Bigyan ko yun ng example, ha? Ito si Neff, ikaw? Jasper. Si Ren, Kurt, and Dwight. Di, nagsermon tayo. Praise the Lord, naliwanagan kami. Umuwi si Father Epi, nasa gasaan ng pison. Pison ang nakasagasa. Ano mangyari sa akin? Patay. Huwag niyong tawagin kung anong klaseng tao ako, ha? Basta patay ako. Yung kamatayan ko, magbabayad ng kasalanan? I just go to sleep. So when Jesus comes, I will wake up. Kaya ang tawag ng Bible sa kamatayan dito sa mundo, oh, thank you. Akala ko magsasayaw tayo. Sandali lang, ha? Thank you, Neb. Okay. Nasaan na nga po? Doon sa kamatayan. Lahat ng believers ng believers, tulog ang description ng Bible niyan. Natutulog. So pag natulog ka, alimbawa, nag-Facebook ka na hanggang alas 3 ng madaling araw, may trabaho ka kinabukasan, alas 4:30, gigising ka na. Diba? Yan ang description ng Bible, yung kamatayan natin, tulog. Bakit tulog? Kasi si Kristo ang namatay para sa atin, binayaran ng kasalanan. Pero kasama tayo doon. Para makaintindihan tayo mga kapatid. Ito, pagkatapos nito, basura na ito. Pero hindi ko tinuturing na basura. Pero wala lang talaga siyang value. Dinalagay ko lang dito kasi bigay ko ng example. Ito mga papel na to, ilagay ko muna itong mic dito, lakasan ko lang yung boses ko. Sabi ng pinsan ko sa China, Epi, padalhan mo naman ako ng Bible. Pinadalhan ko ng Bible. Tapos, dinagay ko itong papel dito sa Bible. Sinara ko, pinadala sa China. Dumating yung Bible sa China, nasaan na yung papel? Sa Bible. Pagdating ng Bible sa China, nasaan na yung papel? Nasa Bible, pero nandun na sa China. Question. Can these papers claim that they went to China by themselves? No. They went to China how? By or through the Bible? Nakaintindihan tayo mga kapatid? Ganun yun. Isa pa, bibigyan ko kayo, no?
to kung paano tayo sinama ng Panginoon. Yung may connection, yan yung sinasabi ko kanina na nakaka-connect, nag-a-amen. Amen. Connected talaga. Lakas ng wifi. Paano tayo mag-connect? Umpisa natin ha. Ephesians chapter 2 verse 5. Ephesians chapter 2 verse 5. Tapos na mukhang nasabrahan ka sa seminar kagabi. Ephesians chapter 2 verse 5. While we were dead in sin, in our sins, what did God do? He made us alive. Sa King James, quickened. Pero actually niya, made us alive. How? Together. Sa verse 6, He raised us up together. And He made us sit together. Ganito yun mga kapatid. Pakinggan nyo to. May mga kapatid tayo na nagtuturo ng substitution ang kamatayan ni Kristo at pagligtas sa atin. Ano yung substitution? Praise the Lord! Hallelujah! Christ died instead of me. Dapat ako ang mamatay, pero siya ang nagpakamatay, lalo na sa Bisaya. Pag ginamit natin yung nagpakamatay, pag tinagalog mo yan, suicide. Ito lang yung nag-suicide na nagligtas ng tao. Kasi sa Bisaya, hindi naman talaga suicide yun. Ibig sabihin nun, nagpakamatay, binigay niya yung buhay niya. Nakuha nyo? Okay, so nakita nyo together. Ang problema dyan sa doctrine na yan, si Kristo namatay sa halip ako, si Kristo nabuhay sa halip ako, pagpunta niya sa langit, ano? Si Kristo sa halip na, papayag ka nun? Anong sabi dyan sa verse 6? He made us sit together in heavenly places. Kayong lahat na nandito ngayon, kasama yung mga mahal sa buhay nyo, kasama yung mga kaaway nyo, we are all citizens of heaven because when Christ went to heaven, we are now citizens of heaven. So nakuha nyo ngayon, we died together with Christ. Sin died together with Christ. Death died together with Christ. Amen. Kita niyo mga kapatid? So hindi nakakatakot yung COVID. Walang gusto magka-COVID. Pero nakakatakot kasi mamamatay tayo. Pero ito palang kamatayan natin, just in case mamatay si Brother Epi, tulog lang yan. Hindi ko sinasabi na mamatay tayo. We have to take care of our bodies, amen? Amen. Because our body is the temple of God, amen? Amen. Not a cathedral. Pag pinalaki nyo ng pinalaki yan, maging cathedral, hindi na ang Holy Spirit ang nakatira dyan. Sino na? Yun ang iingatan natin, kaya mag-ingat kayo sa mga ganyan. So to close, mga kapatid. Iko-close ko na muna ito, ha? Maliwanag sa atin na ang sumpa ng Diyos laban sa kasalanan, yun ang nagpatay sa ating kasalanan at sa kamatayan. Maliwanag po ba yan? Hindi yung ginawa ni Satanas kay Kristo. Yung iyak-iyak tayo. Sabi ni Jesus sa kanyang, sa mga Marys, huwag kayong iiyak sa akin. Kasi yung gagawin ko ito para sa inyong kaligtasan. So we have to rejoice. Kaya doon makita natin, it's not the facts of the cross. It is the truth of the cross. What is the truth of the cross? The cross is not just a piece of tree of wood. It is actually the tree that was cursed by God so that we will be redeemed from the curse of the law. Amen? Amen? So last point. Pag si Ned ay bumili ng tubig, konti lang ito eh. Pero pag marami yung binili mo sa Costco, pagbigay mo ng bayad, either credit card or cash, bigay ito sa'yo dun sa card, anong last na ibibigay sa'yo ng cashier? Resibo. Ngayon, nung namatay doon si Kristo sa cross, sabihin nyo lang kung gutom na kayo, ititigil ko talaga ito. Nung namatay si Kristo doon sa cross, ay marami naman namatay sa cross, hindi lang naman si Kristo. Paano siya naging tagapagligtas? Alatsyamba lang talaga yung sinasabi, si Jesus namatay sa cross, ligtas ako. Ang dami namatay, bakit hindi sila tagapagligtas? Kasi siya lang yung nabuhay na maguli. Kita nyo? Kaya bukas, mag-celebrate kayo ng Easter Sunday, magbani-bani kayo, mag-itlog-itlog,
Yan ang gawain ng kaaway para tanggalin yung value, kahalagahan ng resurrection ni Jesus Christ. Nakakatawa, pero yan ang blasphemy, mga kapatid. Yung mga kapatid natin, may mga maliliit na anak, sorry sa mga magulang kung ginagawa niyo ito, pero you need to hear this. Bibili-bili ng bunny, itlog-itlog na iba-ibang kulay, treasure hunting, kasi nabuhay si Jesus. Saan sa Bible yan? Malapit na talaga ako mag... Pero Lord, have mercy upon us. Kita niyo mga kapatid? Gusto kong higpisin, hindi lang yung budhi, yung spirit na talagang liwanag ng cross ang ating makikita. Yung pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, yun ang resibo na binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Praise the Lord. Hallelujah. Marami pa akong sasabihin, pero tama na muna ito. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa inyong dakilang pag-ibig at pagtsatsaga na pagdating ng tamang panahon, patuloy niyo kaming binibigyan ng liwanag upang makita namin yung liwanag na dumadaloy sa cross at malaman at makilala namin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa lahat ng kasinungalingan, pandaraya ng kaaway upang kami ay parang sumasamba sa inyo bagkus gumagawa ng mga gawain ng kaaway. Patawarin kayo, Panginoon. Ngunit salamat sa liwanag at katotohanan at kapangyarihan ng cross na doon isinama kaming mamatay kasama ng aming kasalanan at kasama na rin ang kamatayan. At sa kanyang pagkabuhay na maguli, binigyan kami ng bagong buhay, kaya ang buhay namin ngayon hindi na kami kung hindi si Kristo na namumuhay sa amin. Sa oras na ito, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, patuloy kaming palaguin sa biyaya at karunungan ng aming Panginoon Jesus. Papuri, kaluwalhatian, papasalamat, kapangyarihan ay binabalik namin sa inyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.